Tanong, nagtataka bakit sa malami dinadala yung mga gamit nila. Good morning mga kasadik. On the way naman. 26 Romeo ah. So may flight na tayo. Sa 26 Romeo yung flight natin. At yun nga, ang pasok nga namin ay 5 to 5 at then umaalis kami sa bahay ng 4:30. So balihin natin ko muna yung bus ko dun sa charging area kanina, yung 219. Business class din yun. Dinalitan ko lang itong isa, itong 208. Kasi talagang ginagamit ko yung bus na yon yung mga bandang 10 a.m. na. Para yung kapalitan ko, aabutan niya, may charge pa yung bus. Para hindi na siya mag-charge buong gabi. So, sa umaga naman kasi, dalawang naman yung bus ko na ginagamit. Kaya okay lang kahit na ganung oras ko na siya ginagamit. At ngayon, yun nga, at hinatid ko nga muna yung mga kasadik natin, kaniko natin dito. Bali sila yung mga gumagawa nitong mga bus namin. At nag-take 2 ako. Actually, na-video ko na kanina, kaya lang ang labo. At yun, so nag-take 2 ako ngayon. Kaya naman, shoutout dun sa mga matitigas nating mekaniko ng saan. On the way na tayo dun sa ating first flight. And dun sa mga nagsasabi dyan na hindi naman busy sa Riyadh Airport, mas busy dito sa ganito ganyan sa So samahan niyo akong buong araw ngayon at ipapakita ko sa inyo kung gaano nga ba ka busy dito sa Riyadh Airport mga kasadik, no. At ito yung first flight natin. Unang flight natin, nag-call sila sa akin ng 5:30. Dispatch tayo sa 26 Romeo. Romeo, sumalit lang to. Mga 320 lang siguro to. Kadalasan kinukuha ko dito yung mga domestic lang. Mga may business na ano, takasakayan, ganyan. At minsan nag-international naman ako. Pag doon sa flight talaga kamukha ng Dubai, yan, London. Kadalasan pag dito pumaparada sa Eco area, yan, ako kumukuha ng mga business class dyan. At yun. Pero kadalasan na nagiging flight ko talaga is domestic lang, yung mga may business na nakasakay, business class. At yun mga kasadik, so samahan nyo ko ngayong buong araw na to, ngayong pagpasok namin hanggang uwian. Paala kayo. So tara, let's go. At yan, grabe. Ako nito pala yung step. So 8 minutes tayong bumabiyahe. Naantay na tayo. Start tayo ng 38. Yara 7-4. Man, si Yara 7-4 location. 593 International Terminal 4402. So, first flight natin ngayon, international. Galing siya ng Dubai. Yan yung unang flight natin, international kaagad. At ako na lang pala yung inaantay. So, bali, start loading na tayo. 10 pasahero lang. Last na to, yung inaantay natin pababa. At first flight, international. Then, pagkatapos ito, di ko alam kung may next flight pa tayo after nito. So, tara. Atid na muna natin to sila sa Terminal 4. Kasi nga, doon yung international. So, lahat ng domestic dito sa Terminal 5. First flight ko, grabe. Naghahabol ako ng oras. Dito sa airport, kung magmamaneho dito, mahigpit din. Hindi ko naman masabing hindi mahigpit ang Riyadh Airport sa pagmamaneho. Mahigpit din dito. Kaya lang, siyempre, meron naman dito sinusunod na speed limit. Sundin mo lang yung speed limit dito at huwag ka lang mag-crossing the taxiway. Pag halimbawa may mga nagde-departure na aeroplano, walang tatawirin yun kasi sigurado yun, huli ka doon. Hindi ka pakakawala ng safety doon. Na ganun pa man lang, ano, kahit na nasa 25 na yung pinaka-maximum na ano dito, eh, marami pa rin na aksidente dito. Marami pa rin mga nakakabangga, marami pa rin nababangga. Kasi nga, hindi talaga maiwasan yung aksidente kahit saan ka pumunta. Kahit na sabihin natin dito ka lang sa loob ng airport, eh, hindi mo maiiwasan talaga yung aksidente. Pag aksidente, aksidente talaga. At ngayon, ang dami mo sinabi. Ano ba yun? At on the way na nga tayo sa Terminal 4 para mag-drop ng ating first flight ngayong araw, international flight. So yun mga kasadik. At yan, so na-drop na nga natin yung mga sakay natin kanina dito sa Terminal 4. At ngayon, man kalas.
Tignan natin kung may next flight tayo. So, wala tayong next flight. Pahinga muna tayo, sandali. Maglilinis muna tayo ng bus. Kasi dito, hindi naman talaga ano na ikaw ang maglilinis ng bus. Kasi may tagalinis naman ng bus dito. Kaya lang sa dami namin, mga nasa 20 buses kami na tumatakbo dito sa loob ng airport. So, kawawa naman yung mga maglilinis natin. Tatlo lang yung mga naglilinis dito. So, nililinisin na at sililinisin nila yun. Hindi natin tutulungan. So, kawawa naman sila. Pangit kasi nung alam mo yon yung mamaneho mo yung sasakyan mo na napaka-dumi, napaka-pantot. Kaya, lilinis muna tayo. Hindi naman talaga totaling linis na gagawin natin talagang ano. Punasan lang natin para matanggal lang yung mga amoy-amoy na ano. Punasan lang natin para matanggal yung mga ali-alikabok. Yan, so karamihan dito talaga naghuhugas ng bus. Ah, ito, ibang ano rin to, hindi to ano namin. Abu Sarhad ba? Abu Sarhad ba yung bigkas? Hindi ko alam kung paano bigkasin yung pangalan ng kumpanya nila. Abu Sarhad data. So, shout out din sa kanila. So, dito talaga kami nagpupugas ng aming mga pamunas. So, pupunas muna tayo ng bus natin habang walang flight. At yan, so, sakong-sakto. Dilinis yung... Okay, na. Kinaganda lang dito kasi maraming sabon dito, hindi nawawala ng sabon. Malawak yung siyak nila dito, yung toilet nila. Tsaka laging nililinis dito. Karamihan sa aming mga empleyado, tsaka sa aming mga driver, eh dito kami naghuhugas at naglilinis ng mga basahan namin. Meron naman ano doon sa mga terminal, ang mukha ng terminal 4, maganda rin yung CR jet. Kaya lang dito mas okay dito kasi nga mga taga dito ng Chevron yung mga gumagamit ng CRV. Then, makapag-bundle na tayo. Linis muna tayo. So, habang walang flight, hey, maglinis muna tayo. Kasi mamaya, kurado, busy na yan. At tuloy-tuloy na ang trabaho natin maghapon na naman. So, wala pa kaming trip ticket ngayon. Hindi pa dumarating yung may hawak ng trip ticket namin siguro ngayon. Mga 6 pa lang darating yung kung ba bakit hindi siya sumabay sa amin at pagkatapos nito ay magpapahinga na tayo. Sa mga nagsasabi dyan na hindi busy sa Riyadh Airport, ewan ko lang, mamaya natin malalaman kung busy nga ba o hindi busy mo. Itong bus na to, wala kasing talagang humahawak nito, kaya kung hindi ko lilinisin itong bus na to, ikawawa naman itong bus na to. Walang nag-aaruga sa kanya. Kaya ako na lang ang umaaruga nito dahil everyday naman, ako naman ang gumagamit nito sa umaga. Kaya kailangan linisin natin, syempre. Kaya lang mamaya, pag pinarada ko na ito doon, tatambayan na naman ito ng mga ibang lahi. Kaya nangangamoy siya. Tamad lang talaga silang maglinis ng ano nila. So, gayto lang namang linis ang kailangan dito. Hindi mo naman kailangan talagang linisin na i-mamap o i-vacuum mo pa ang ano. Tanggalin lang natin yung mga dibag-dibag. Tsaka ito na rin yung pinaka-ano natin eh. Pinaka-exercise natin sa umaga. Kasi nga, buong araw tayong nakaupo. Kaya, ito na rin yung mga, ito na rin yung magiging ano natin. Tanggalin lang natin yung mga alikabok. Kasi nga, dun sa charging area, napaka-alikabok talaga dun. At pag pumunta ka dun, asahan mo, sasakyan mo, ambas mo, pagalis mo. Malikabok na. Mawala lang yung amoy, ano, amoy ibang lahi. Ayan, at check muna natin sa loob kasi nga may flight ako kanina. Baka, alam nyo na, may mga naiwan na naman ng mga gamit nila. So, dun sa mga nagtatanong o nagtataka bakit saan ba namin dinadala yung mga gamit nila, dinadala namin sa office yung mga yon. Halimbawa, may mga naiwan dito, dinadala namin sa office yon. And dun sa mga kung sakaling may nanonood man ito na may naiwang gamit sa bus niya, sa bus, sumakay sila dito sa Riyadh, nandito lang yon. Marami na nga ang gamit dun sa ano eh. Marami nang gamit doon sa office namin, mga bag, mga pouch yan, nandoon.
At yung iba doon, talagang inabot na ng taon at wala pa rin kumukuha hanggang ngayon. Kung may mga nabubulok man doon, sigurado mga nabulok na. At eto yung dala ko. So, wala pang masyadong bus dito, pero sigurado maya-maya lang mapupuno na to. Dahil sa tingin ko, walang flight ngayon masyado. Ngayong oras na to, magsisimula pa ang flight natin yan mamayang mga banda 7 or 8. Kaya, alam na this. At nalulunong sa batikos ng mundo, sa kung ano lamang kaya ko. Bigang tiga na sa mga problema, di masolusyonan na agad. Grabe, napakatahimik ngayon na. Last flight ko 5:46. So mag-isang oras na tayo. Walang flight. Ano ba yan? Mapapahiya ata ako. Sinabi ko pa naman kanina sa intro ko, napaka-busy sa Rian. Tapos ngayon, naros na ride-lift na ako. Actually, mga kasadig, busy naman talaga sa lahat ng airport dito sa Saudi. Lalo na yung mga international airport. Yan, busy naman talaga dyan. Kahit dito sa Riyadh, busy rin naman talaga dito. Talagang may time lang na wala talagang gawa. I mean, walang flight. Dahil nga sa... Di ko alam kung 20 kami ngayon o 18 lang. So, yung iba nandun na sa departure, habang yung iba nandito nagpapahinga, nag-aantay ng flight. Yung pagkatapos naman nila dun, ito mga nandito, sila naman yung pupunta din sa departure. So, balance lang naman. Lahat naman nakakapagpahinga, maliban sa akin, nakakahiyamang sabihin, mas marami ang pahinga ko talaga o mas marami yung tulog ko talaga dito. At mas busy itong mga ordinary bus, itong mga economy bus, mas busy yan sila kasi mapa-arrival man na Fly Nas or Fly Adele, sila ang kumukuha. Ako kasi pag yung flight ko lang Saudiya lang talaga ako. Maliban na lang kung talagang kailangan lang bus doon sa isang flight, kahit na ibang airline to, kukunin ko. Pero pag talagang hindi naman ganun kaano, kaya lang madalang mangyari yun, napakadalang mangyari yung ganung ano na business class yung kukuha doon sa Fly Nas or kaya Fly Adele. So kadalasan Saudiya lang talaga ako. Kaya mas busy dito lalo na sa gabi. Itong mga economy bus, itong mga ordinary bus lang. Kasi yan, ikot ng ikot din sila dito. So, sila ang mas pinaka-busy talaga dito sa airport. Itong mga bus na to. Itong mga business bus, kamukha ko ito. Itong bus, nadala ko ngayon. Mas marami yung pahinga dito. Ganun pa man, tayo magagawa dyan. Dahil yun yung nakasaad. Nakasaad? At yun nga, dahil nga mag-isang oras na kaming ako pa lang nakapahinga. Medyo busy na sila. Tatlo lang nasa departure ata o wala na. Then the rest, nandito na sa parking ngayon. Nag-aantay ng flight, nagpapahinga. And kung puyat ka kagabi, may time ka ngayon para matulog. Ako, dahil nasa medyo late na ako natulog, siguro mga 8:30 na ako natulog kagabi. Then gumising ako ng last stress. Ilan ba? 6 hours lang ang tulog ko every night, every day. Okay lang yun, kasi dito naman yung nakakapagpahinga naman. At saka kasama talaga sa ano yun, kasama sa kontrata yun, kasama sa napirmahan yun, diba? Kuha muna tayo ng trip ticket natin. Ayan, so... nakaparada na kasi yung iba katatapos ng mag-flight sa Kuya Nick. Hello guys, shout out muna si birthday boy. So hanapin natin si Prince kasi nga nasa kanya yung trip ticket natin bago lumayas yung tao na yun. And, so nandito lahat.
Yan lang, Chal Vigaro. At ito yung trip ticket natin. Yan. So, dito natin bibilang yung flight natin maghapon. Kung makakailan tayo ngayon. Pero sa tingin ko, wala masyadong flight ngayon. Yan. So, susulat na natin yung first flight natin kanina. Para magkaalamanan na mamaya. Mamayang uwian. At sulat na natin yung ating flight kanina. Ano nga bang flight number nun? Galing siya ng 593. Yan yung destination niya. Then yung aircraft code niya is Sierra 74. Tapos nakapark siya sa Echo 26 Romeo. Time dispatch yung tinawag tayo nasa 5:30. Then nakarating tayo doon ng 5:38. So 8 minutes yung biyahe natin magmula doon sa parking area kanina. Kung saan tayo nag-charge din. Nag-start tayo ng 5:38. Nag-start tayo mag-loading. Same time lang nung arrival natin doon sa aircraft. Then natapos tayo ng 5:46. Then yung flight natin international sa gate 402. Doon ang babaan. Then, nag-arrive tayo doon ng 0546. Yan. So, sa trip ticket na to, meron tayong 30 flights. So, 15 sa departure, then 15 sa arrival. Hindi ko alam kung makakailang flight tayo ngayong maghapon na to. Kaya samahan nyo ako. Makichismis kayo kung nakakailang flight tayo sa maghapon dito sa ano. Kasi kahapon, ilan bang flight yung kahapon ko? 12 na arrival, then meron akong 5 or 6 na departure ata kahapon. Yan. Abangan nyo mamaya. Abangan mamaya? Anong mayroon? Basta, samahan nyo lang ako. Yan. At ngayon ay, usual, papahinga muna tayo. Parang pagod eh, no? Kala mo naman pagod eh. Wala tayong ibang gagawin kundi pangabang gagawin natin, hindi magpahinga. Diba? Alang naman magtatakbo tayo dyan kahit na walang flight. Diba? Kaya, yun. At dito nagsisimula ang aming kwento. Aming kwento? Anong meron? At yun, so, sila nakakainip talaga yung walang flight eh. Hindi siguro. Nakakainip yung walang flight. Pero, wala tayong magagawa. Walang flight talaga. Kaya tara. Chillax. At eto na yung flight natin. So, pagkatapos ng anong oras na? Ngayon ay 8:30. So, may flight na tayo kaagad. Kaagad? Samantalang haba ng pahinga kanina eh, no? Dito lang sa 31 na Charlie. So, sa harap lang din ng parking namin. So, 1162 galing ata ng Abha itong flight na to. Pangalawang flight na natin to mga kasadik, no? So last flight natin is 5:46, then nasundan tayo ng 8:30. So, medyo busy talaga ngayong araw na to. At ito na yung flight natin. 31 Charlie 1162 domestic. 1162 domestic. Sorry, Queen 14162 domestic. Copy, Abulen, Walter, 31 Charlie. Kaya hindi masyadong busy ngayon kasi kahapon sobrang busy namin kahapon. Aras pa ikot-ikot kami lahat dito kahapon. And yung dala ko kahapon, hindi siya business class. So yung economy bus yung dala ko kahapon. Kaya medyo busy kami lahat kahapon talaga. At yan, so start loading na tayo ng 8:34. Ang drop naman natin dito sa kanila sa Terminal 5. Doon yung domestic. Then, pagkatapos, hindi ko pa alam kung may next flight tayo o wala na. Galing ng Abha, siguro medyo marami itong, ano, medyo marami yung business class na sakay natin ngayon. Class 136 Romeo. 136 Romeo, correct. So, may next flight tayo, 36 Romeo.
Habibi 36, Romeo. Sali ko fakta na po mong Julia Rathman. Hindi passenger. Hindi passenger ako po na translator kasi. Sali ako po mong Julia Rathman. So, after drop natin, 36 Romeo tayo. Terminal 5 ang drop natin. At nandun yung aeroplano, so pa-drop pa lang ako dito sa Terminal 5. Hindi ko alam kung aabutan ko na yun. 36 Romeo, nakaparada na. May business class doon. So, try natin habulin, no? 36 Romeo. Mukhang hindi na natin aabutan. Kasi kailangan daw may bus ka agad doon dahil may mga transit doon. So, may mga connecting flight. At hindi na tayo aabot. Hindi na tayo umabot. Sila na daw doon. Pipirma na muna tayo ngayon ng ating attendance para safe na yung araw natin. Baka makalimutan pa natin eh. At pang third flight natin, 9:30. So last flight natin, 8:40. Then nasundan ng 9:30. So, Eco 1 tayo. Doon naman tayo tatambay ngayon sa may Eco Remote 1. Harap siya ng Terminal 4 International. So, yun. Bali, pangatlong flight na natin to. Alas 9 na. Ako. Mukhang papasubo ako. Mukhang ilang flight natin ngayong araw na to. Basta, samahan niyo ako buong araw. Bahala kayo dyan. Basta ipapakita ko sa inyo yung flight natin. Maghapon kung makakailan tayo ngayon. Hindi naman per flight ang sahod dito. Baka isipin nyo per flight yung sahod namin dito. Hindi ah. Pumasok ka man, wala ka man trabaho dito. Basta pumasok ka, wala ka man trabaho dito. Matulog ka maghapon dyan. Basta ano, pumasok ka lang, may attendance ka. Kompleto yung sahod mo. Walang, walang deduct dito. Walang ano-ano. At ito na yung next flight natin. So, pangatlong flight natin to Airbus 320 Sierra 54. Man, Sugar 54. Sugar 54, 638, copy 638, Terminal 4, International. Copy, International flight. At yan, so start na tayo. Siguro kukunti lang ang sakay nito. Kasi tinatanong sa akin kung nag-start na ako at kung ilan na yung sakay ko. Baka dalawang bus lang ang ipapadala nila dito. Kasi kadalasan, pag ganitong aeroplano, mga 320, tatlo lang talaga. Kaya lang ngayon, eh, baka dalawa lang ipadala. Kaya nagtatanong sila kung marami na ba akong naisakay. At start na tayo. 9:39. At yun, so naidrop na natin dito sa Terminal 4 yung ating pasaheros. Nasa 74 passengers lang palang sakay ng aeroplano na yun. So 74 lang sila. Kaya tinatanong ako kanina kung marami akong sakay. Drop na natin. Hindi ko alam kung may next flight pa tayo o wala na. So dalawang bus lang kinailangan. Kalas man. At wala tayong next flight. So shoutout kay kaibigan George. So matagal ko nang kasama yon sa Jeddah pa. So shoutout sa iyo kaibigan. Ewan ko kung nakita yung mukha niya. At yan. So parking tayo ngayon. Yan. At update tayo mga kasadik. Anong oras na ba? 2:45 at nakaka 10 pa lang tayo. So matumal ngayon mga kasadik. Hindi ka mukha kahapon. So bali, medyo mahaba yung pahinga namin lahat ngayon. Lalo na ako. Medyo mahaba-haba yung pahinga ko. At nakakasampu pa lang tayo. Last stress na ng hapon mga kasadik. At 5. So uwi na kami ng 5. And tignan natin kung mapupuno ko ba to hanggang mamayang 5. Siguro mga ano na lang. Ang tatlong flight na lang ako siguro ngayon. Kasi kadalasan 13 o 14 lang yung flights ko sa isang araw pag normal flight. So yun. At nakakasampu na tayo. Hindi masyadong busy ngayong araw na to. Naging busy lang naman nung mga bandang hapon na, nung pagkatapos ng kumain, mga bandang alas 2. Doon na nagsimula yung ano, flight arrival then departure. Namayang gabi niyan, sigurado arrival departure ang magiging flight ng mga panggabi. Saklap lang pag itong last flight natin is international. Medyo malayo, nakakatamad pumunta doon pag last flight na eh. Pero pag domestic to, dito lang to sa Terminal 5, napakalapit lang. Ayan, nabangan na lang natin. Padating na rin to sigurado, baka nasa ano na to, taxiway na.
Ayan, 29 Charlie. Pinakahuling parking. Alright. So, itong flight natin ay nanggaling na naman ng Dubai. At yan, so on the way na tayo sa Terminal 4 ngayon. Tapos na. Ito na yung last flight natin. At naka 13 flight tayo sa maghapon. At yun, nakakasadik. So, maraming salamat sa pagsama sa akin sa loob ng isang araw dito sa aking trabaho sa Paliparan, nakakasadik. And syempre, kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe, like, paklik yung bell, at pa-comment na rin dyan sa baba. Kung isa kayo sa naging pasahero ng Saudi Airline at nakasakay kayo dito sa bus na minamaneho namin. So yun mga kasadik, at ingat po tayo lahat. Bye-bye.